And what's up mga kalalabs? Hi, hello, and mabuhay. Good morning, good afternoon, and good evening. So ayan nga po, bago ko ibigay ang katanungan natin para sa ating Watch Now and Be Not Download link, nais ko lang po pasalamatan si John, Kevin, Idan sa pag-invite sa akin sa Queen of Queens 2019. Shout out kay Karen Montesilio, ang Royce Andal, Anton Domenila, at Bryce Montesilio. Bryce Montilla, ang dakilang ESCA chairman ng Salitan ng Diyos, Das Marinas Cavite. At so for your question, it will be, if you will be in the crowd tonight, what will be your contribution to fully embrace diversity and equality in our conservative society today? Can you come again, ma'am? Sorry. If you will be crowned tonight, what will be your contribution to fully embrace diversity and equality in our conservative society today? Thank you so much, madam. Ang pagkakaintindi ko po sa tanong ay, kung ako raw po ba ay mananalo ngayong gabi ng corona, ano daw po ang magiging contribution ko sa lipunan tungkol sa pantay-pantay na karapatan at pagtanggap ng karamihan? Well, ang magiging sagot ko po dyan, ang magiging contribution ko po ay ang pagpapalaganap ng orientation for gender. Dahil naniniwala po ako na marami pa rin po sa barangay, sa kagaya lamang po ng lalawigan na ito, na hindi nakakaunawa sa mga kagaya namin miyembro ng LGBT community. Ang sabi nga po nila, LGBT people are accepted at are tolerant but not accepted. Well, para po sa akin, mapapatunayan po natin na mas mapapatunayan ko po na magkakaroon po ako ng kontribusyon sa lipunan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng unawa sa aking mga kapwa tungkol sa mga kagaya ko. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you so much! Question ko sa'yo. Why you should be the first Queen of Queens 2019? Bakit ikaw ang kinakailangan mapili ng Queen of Queens 2019? Bakit ako nga daw po ang kinakailangan mapili bilang maging Queen of Queens Springfield City? Simple lamang po, dahil lumabag po ako ng batas na walang tinatapakang tao o ibang kandidata. Dahil lagi po natin tatandaan, kung gusto mong manalo ka ng iyong corona, lumabag ka ng batas at malinis. Yun po ang tunay na magsisipi sa'yo ang tunay na panalo. Yun lamang po ang aking nisipping kasagutan na walang punchline at kung ano lang pa. Maraming maraming salamat. Thank you so much, candidate number 8. Papaano mo ilalarawan ang isang mundo na may pagkapantay-pantay at walang diskriminasyon? Come again, sir. Papaano mo ilalarawan ang isang mundo na may pagkapantay-pantay at walang diskriminasyon? Paano po nga po ba may ilalarawan ang isang mundo na may pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon? Simple lamang po mga kaibigan, sa pamamagitan ng pag-aalay ng busila at ginunto ang puso na meron ang bawat individual na naninirahan sa mundong ito. Bakit mga kaibigan, kung ikaw ay may mabuting kalooban, mauutusan mo ang iyong pag-iisip na gawin ang tama at hindi ang mali. Palagi mong tatandaan ang anumang bagay na ginagawa mo sa mundo, ikaw man ay maganda, pangit, ay walang halaga kung ang iyong puso ay hindi marunong magmahal. Simple lamang po ang aking kasagutan, pero ito ay lubusan kong pinag-isipan mula sa aking puso.
taos sa aking puso. At naway lahat ng tao narito ay may natutunang aral sa naibigay sa aking katanungan. Natignan mo muna ang sarili mong dungis at putik sa iyong mukha bago mo punahin ang dungis at putik ng iyong kapwa. Sa mga minamahal ko mong Morado, kung gumamit man po ako ng wikang Tagalog, sana po ay maintindihan ninyo, higit kailanman, hindi po naging basehan ang lingwaheng ginagamit para masabing siya ay matalino. Bagkos ang katalinuhan ng isang tao ay masusupan mula sa kapasidad ng kanyang pag-iisip, pagsagot ng mula sa puso at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng ginintuan at busila na kaloob. Yan lamang po at maraming salamat. Thank you so much, Canada! What's up mga kalalabs? Nais mo bang manalo ng 50 pesos worth of cellphone loan? Sagutin lamang po ang tanong sa dulo ng video na ito. At pag pinusuan ko ang comment mo, ikaw ang panalo. Enjoy the show. Hello, candidate number 9. Hello, sir. Okay, so this is your question. Hello. Okay. Is humanity headed in the right or wrong direction? Again. Is humanity headed in the right or wrong direction? Okay, this is your question. Again. Is humanity is headed in the right or wrong direction? Well, thank you so much for your wonderful question. The main point that I would like to stress into that kind of question is that do I think humanity is headed to a right direction or in a wrong direction? Ladies and gentlemen, I would like to say that yes, humanity nowadays headed to right direction. You know what? It doesn't matter if humanity go right or go wrong. As long as people know what is benevolent, when we say benevolent, people following a track on what is right, what is true, what is correct, and what is acceptable. And you know what? Tonight, I am standing here in front of you to celebrate humanity. And I am in front of you to inspire people who are here tonight and encourage people to give importance to what we call equality. Because at the end of the day, what is beauty physically if you haven't done anything for humanity? Thank you. Here's your question. Sino ang mas may kakayanan na baguhin ang lipunan at isulong ang equality o pagkapantay-pantay, ang gobyerno ba o ang tao? Please repeat that again, sir. Sino ang mas may kakayanan na baguhin ang lipunan at isulong ang equality o pagkapantay-pantay, ang gobyerno ba o ang tao? Thank you so much. I beg the indulgence of our panel board of judges upon acting on this manifestation. Ladies and gentlemen, a question worded or expressed to elicit information or a doubt about the truth or validity of something is how you exactly define the word question. In a dictionary, I just want to recognize what a beautiful question that is coming from our very handsome judge here. So the question is, who has the most power in controlling whatever act it is to be held in a government? Is it the people of our country or the government itself? I believe that living in a democratic country, definitely, it is the people who has control into manipulating or doing something, a step towards the betterment of a country, a nation, or even a community. Why did I say so? Because living in a world where there's a lot of opinions everywhere, it has always been a great move for an individual person to start a step, followed by another, and then a group. Ladies, gentlemen, and in between, up to a certain point, you know, it is very good for us to know that there are people in this world who will act upon a government, who will act upon its people. But definitely, what you have to consider is the end point of everything, the result of what is going to happen. And whoever it is who takes action upon it, whether it may be the government or its people, we definitely have to consider the end point result of it. But to answer that question, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God,
to build a just and humane society is the first statement you will see in the preamble, the Constitution of the Philippines. It can stand as a law of its own in our nation. And that's something I have learned when I was in the university. It's something we have to remember because our power is definitely the most magical thing in this world. Thank you. Thank you so much, candidate number four. And what's up, mga kalalabs? Hi, hello, and mabuhay. Good morning, good afternoon, and good evening. Shout out po pala sa aking mga viewers abroad. Ay, maraming salamat po sa aking mga subscribers at maraming salamat sa patuloy na nanonood ng aking mga trends pageant videos. By the way guys, magkakaroon po ako ng iba't ibang pa-premium dito sa aking YouTube vlog. So, pag nag-grow na si El Shabut Sabog, baka mas malaki pa ang ating prizes. But this time, pa-load-load muna tayo at ang merchandises. At abangan na rin po ang aking mga personal vlog kasi magkakaroon din po ako ng mga pa-contest sa aking mga personal vlog. Yung hindi trans pageant, yung ako mismo ang gagawa. At maraming salamat po. Bye-bye for now. And what's up mga kalalams? Thank you very much for watching po. Ayan, ito na po tayo sa ating Watch Now and Be a Cellphone Load. So ito po ang tanong ko para sa inyo mga kalalams. What do you think is the best capital punishment for rapists? Again, what do you think is the best capital punishment for rapists? Let me know your answer sa comment section at pag pinusuan ko po ang sagot mo, ikaw po ang panalo at pipili pa po ng dalawang winners. For more trans pageant videos, please don't forget to subscribe my YouTube channel. And again, mga kalalams, what do you think is the best capital punishment for rapists? Good luck! To be awarded as the United States and President for the media. Step forward.